sa mga balitang mayroong pag-asa. Kauna-una ang NPUC-wide Ministerial Year-End Fellowship, malaking pagpapala sa buhay at paglilingkod ng mga butihing pastor sa Luzon. Ikalawang Invitational Fellowship Meal and Gift Giving, masayang muling daluhan ng mga pastor ng iba't ibang denominasyon sa Cavite. Mga asawa ng mga pastor sa South Central Luzon Conference, tagumpay na nagtapos sa Continuing Education Program makalipas ang 2 taon. Agape Feast o isang masayang salo-salo, nagpatibay sa pagkakaisa at pananampalataya ng mga Adventistang kababaihan sa South Occidental Mindoro 1 District. Southern Lipad District, ipinagdiwang ang kabutihan ng Diyos sa idinaos na kauna-unahang praise program. Mga Adventista sa buong lalawigan ng Albay, masayang nagtipon sa Thanksgiving Fellowship. Medical Mission, paglilingkod na masayang isinagawa ng Legazpi Seventh-day Adventist Church at Northeast Luzon Mission Area 3 Young Professionals. Lahat ng yan, ihatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Nagbabalik kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Puno ng masaya at pinagpalang karanasan ang kauna-unahang year-end fellowship ng mga pastor sa buong North Philippine Union Conference territory. Ang nasabing malaking kaganapan ay dinaos sa Adventist University of the Philippines, Silang, Cavite, at nagdulot ng mas matibay na samahan, pananampalataya at pagkakaisa sa mga pastor sa kanilang mga paglilingkod. Ang balitang may pag-asa, ihahatid ni Cherry Dominguez. Sa layuning pagtibayin ang pagkakaisa ng mga manggagawa sa teritoryo ng North Philippine Union Conference, isinagawa ang kauna-unahang NPUC-wide Ministerial Year-End Fellowship sa Adventist University of the Philippines, Silang, Cavite, na may temang Community noong 10-14 ng Disyembre ngayong taon. Well, ang layunin ng pagtatagpo-tagpo na ito ng mga ministro galing sa iba't ibang teritoryo ng North Philippine Union Conference ay una upang magkakilala ang mga bagong mga manggagawa sa ating bukiran. Pangalawa, yung mga magkakaibigan na matagal nang hindi nagkita-kita, ito yung panahon na sila ay muling magkatagpo at pinakahuli ay upang sa gawain ng ebanghelismo, pangaral ay magkatulong-tulong at marami pa ang silang mga madala sa paanan ng ating Panginoon at sila'y tumanggap sa Kanya bilang personal na tagapagligtas. Ito ay dinaluhan ng mga pastors kasama ang kanilang pamilya galing sa siyam na missions and conferences na nasasakupan ng NPUC. Araw-araw mayroong devotional, plenary at breakout sessions na makakatulong sa pagpapatibay ng pananampalataya ng mga dumalo at upang malaman ang mga bagong paraan sa pag-reach out ng mga tao sa panahong ito. Pagkahapon, mayroon namang iba't ibang sports na makakatulong naman upang mas lalong mapalalim ang relasyon at pagkakaisa ng mga manggagawa. Sa gabi, iba-iba naman ang programa na ginawa ng mga leaders para magkaroon ng bahagi ang lahat. Sa unang gabi, nagkaroon ng cultural night. Sa ikalawang gabi, ito ay ipinagkaloob sa mga pastor's kids. Sa ikatlong gabi, ito naman ay nilaan para sa dedication at commissioning ng mga ministerial spouses. At sa huling gabi, nagkaroon ng malaking pagsalo-salo, recognition at awarding. Bilang pastor, ako ay nagagalak na makasali sa NPUC-wide year-end fellowship na may community na tema. Talagang naranasan ko dito ang community ng Adventist sa buong North Luzon. At nagre-reflect ako sa katotohanan ng sabi ni Haring David na napakasarap pagmasdan ang pagsasama-sama ng mga taong nagmamahalan, ng mga lingkod ng Diyos. Bilang isang asawa ng pastor, marami kaming natutunan sa aming naging karanasan dito sa NPUC Year-End Fellowship. Isa na dito ang pagpapakumbaba. Napakahalaga na sa lahat ng larangan ng atin pong buhay, sa paglilingkod, sa paglalaro, nandun po ang atin pong pagpapakumbaba. Lubos naman ang kasiyahan ng mga dumalo na pinaunlakan ni Senator Bongo ang imbitasyon sa kanya na maging bahagi ng programang ito. Yeah!
Maraming salamat po sa leadership po ng Seventh-day Adventist, sa mga hospital ng Seventh-day Adventist all over the country. More than 10 na po yan. And of course, Hope Channel sa pagdadala po ng magagandang balita. Kasama niyo po ako sa pagsiservisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Naging pagpapala sa lahat ang programang ito dahil mas lalong napatibay ang kanilang pagkakaisa na naaayon sa temang Community, a theme song na Go As One. Purihin natin ang Panginoon sa napakagandang programa na naidaos dito sa Adventist University of the Philippines ng North Philippine Union Conference Ministerial Department. Isang napakatagumpay na programa na ating naitatag ang isang tinatawag nating community team ng ating mga pastors. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako po si Cherry Dominguez, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Muling nagdulot ng masayang pagsasama-sama ang ginanap na Invitational Fellowship Meal and Gift-Giving Program sa Cavite Mission. Ito ay ang ikalawang pagkakataon na magkaroon ng ganitong pagtitipon kasama ang mga pastor and church leader mula sa iba't ibang religious denomination sa lalawigan ng Cavite. Ang mahalagang layunin at kabuong detalye, balitang may pag-asa ni Patrick Vista. Sa pangalawang pagkakataon, naging matagumpay ang Invitational Fellowship Meal and Gift Giving para sa mga pastor sa iba't ibang denominasyon dito sa Cavite. Nagsimula ang pangalawang fellowship meal and gift giving sa isang devotional message na hatid ni Pastor Marvin Diaz at sinundan ng mga dedicatory thanksgiving messages ng mga namumuno at mga pastor sa iba't ibang denominasyon sa Cavite. Ang programang ito ay dinaluhan ng mga iba't ibang miyembro, namumuno sa iglesia at mga delegado mula sa Born Again, Baptist, Methodist, UCCP, Anabaptist, Unida, Pentecostal, Roman Catholic at mga imam na umabot sa bilang na 301. At sa pangunguna ni Pastor Jimmy Ramirez, Director ng Cavite Mission Publishing Department, nakapagbigay ng 292 na mga regalong libro para sa mga delegates mula sa iba't ibang denominasyon. Sinundan naman ito ng health lectures hatid ni Dr. Damateo. Today is a very important event that I have experienced. And kasama ng maraming mga pastors from different denominations. Napakahalaga na paalalahanan uli kami about the important role that we have as pastors, shepherds of God's flock in our respective local churches. Nagkakaroon ng connection ang isa't isa, not just in an intimate way but a very personal manner. Nagkakaalaman din ng mga bagay-bagay na nai-offer ng bawat isa, lalo tigit sa grupo ng Seventh-day Adventist, ano, na ito'y malaking bagay para sa amin dahil nabubuksan ang aming kaisipan na hindi lang manggagaling sa isang denomination o church ang para makatagpo ang pangangailangan ng katawan ng ating Panginoon. Actually, second time ko na yun. Talagang nag-aabog din talaga ako, no? Sana every year. Kasi nabe-bless ako. Bukod sa nadaridagan ng idea, no? Nabe-bless ako doon sa mga mensahe, sa mga health forum, at sa mga yung inyong pag-appreciate sa amin. Bagamat iba ng denomination. Pero natutuwa ako at talagang nagagalak ako kasi nagiging bahagi kami ng ganito activities na inyong programa. Malaking bagay kasi as a body of Christ, ibig sabihin ay anuman yung mga mangyayari o mga sumari natin kaharapin, pero tayo mga network na pwede natin hingin ng tulong o pagdating sa panalangin, maraming susuporta, no? At hindi ka nag-iisang lumalaban sa sistema ng daydig natin ginagalaw, mundo natin ginagalaw. Pwede mong asahan at talagang tutulungan ka sa maraming bagay na maaaring kailanganin natin pagdating ng mga darating pang-araw at panahon ng buhay natin. Paglilingkod sa Panginoon. Hatid ang balitang may pag-asa mula dito sa Silang Cavite. Ako si Patrick Vista, nag-uulat
para sa Hope Today, NPUC News. 38 mga asawa ng mga pastor sa South Central Luzon Conference ang tagumpay na nagtapos sa kanilang Continuing Education Training Course. Sa pangunguna ng Ministerial Spouses Association, natapos nila ang 4 na level ng pagsasanay na inaasahang magiging kapaki-pakinabang sa kanilang paglilingkod kasama ng kanilang mga asawang pastor. Si Gian Carla Galicia para sa Balitang May Pag-asa. Matapos na makumpleto ng mga ministerial spouses, 4 na level ng espesyal na pag-aaral, isinagawa ang isang pagtatapos na may temang Empowered to Support the Ministry. Ang pagiging asawa ng pastor ay hindi isang kurso, kaya nga't nangangailangan ng espesyal na pag-aaral. Sa pangangasiwa ni Ma'am Delva de Chavez, NPUC Ministerial Spouses Association Coordinator, nagsagawa siya ng continuing education para sa mga ministerial spouses sa iba't ibang misyon at komperensya sa NPUC. Isa si Ma'am Esther Fadriquela, SCLC MSA Coordinator, ang nagsagawa sa programang ito upang mas maging mahusay at kapaki-pakinabang ang mga asawa ng pastor sa gawain kasama ang kanilang mga asawa. Remember, you are God's ambassadors. May God honor your commitment to grow in your relationship with Him and to be the minister's wife God called you to be. Ito'y isang paraan upang maabot po itong mga minister's wives at lalo't higit sila'y masangkapan na ibigay ang lahat ang patuloy na paglago nila sa kanilang paglilingkod na kasama ang kanilang mga asawang pastor. Makalipas ang 2 taon na pag-aaral, 38 sa mga asawa ng pastor sa SCLC Mainland ay nakumpleto ang mga kinakailangang ipasa at nakapagtapos. Ang programa ay pinangunahan ni Pastor Jasper Flores bilang tagapagsalita. Nagkaroon din ng awarding at token of appreciation ang bawat isa para sa kanilang pagtatagumpay. MSA Continuing Education helps me a lot to become a better minister's wife. Kung paano i-handle and paano i-face yung conflict and struggles na hindi mo naman po talaga maiiwasang mangyayari po sa iyo. Nag-missionary ako before, ay iba pa rin pala talaga kapag ikaw ay nakapangasawa ng pastor. Wala naman po tayong course para maging asawa ng pastor. Kaya this is very helpful. Marami akong natutunan at marami akong skills na nalaman kung paano ako magiging effective na partner ng aking asawa sa ministry at sa gawain ng Panginoon. Sabi nga ay, in every man's success, there is a woman. Kaya dapat ay bilang asawa ng pastor, i-develop natin ang ating pag-uugali. Mahalin natin ang Panginoon, mahalin natin ang gawain, at mahalin natin kung ano yung inatasan at calling sa atin ng Panginoon bilang ministerial spouses. Isa itong pagpapala sa bawat isa sapagkat malaking tulong ito na masangkapan sa gawain at magkaroon ng malusog na relasyon sa kanilang pamilya, miyembro ng simbahan at komunidad. Mula rito sa South Central Luzon Conference, ito si Gian Carla Galicia, nag-uulat ng magandang balita para sa Hope Today and PUC News. Nagsalo-salo sa isang hapunan sa idinaos na Agape Feast ang mga Adventistang kababaihan sa South Occidental Mindoro 1 District. Ito ay upang lalo pang pagtibayin ang kanilang pagkakaisa at pagmamahalan bilang mga magkakapatid kay Kristo. Ang masaya nilang salo-salo, balitang may pag-asa ni Jiramel Joy Tanyedo. This love that makes us happy. Yan ang tema ng isang Agape Fest na isinagawa ng mga kababaihan dito sa distrito ng South Occidental Mindoro 1 upang gunitain ang pagkakaisa at pagmamahalan ng bawat isa, lalong higit ang pagmamahal ng Panginoon. Ito ang kauna-unahang Agape Fest na isinagawa ng mga kababaihan sa pamamagitan ng inisyatibo ng Women's Ministries Department ng distrito. Ito ay sinagawa noong 7 ng Disyembre taong kasalukuyan sa Iglesia ng Bagong Sikat, Seventh-day Adventist Church. Sa gabing ito, amin pong idinaos ang Agape Feast ng district bilang pag-alaala ng ating Panginoon kasama ng kanyang mga alagad. Sila rin po ay nagkaroon ng ganitong pagdiriwang
Sila ay nagsama-sama sa isang hapunan. Ito naman po sa atin ngayon ay isang simpleng hapunan na kung saan kaming lahat na mga kababaihan ng ating distrito ay nag-isa na magsasama-sama upang gunitain ang mga ganong karanasan ng mga apostoles ng unang panahon ng ating Panginoon. Akin din pong tinatawagan ang mga ibang kababaihan natin na nawa ay patuloy na makilahok sa ating mga gawain, maging matyaga, maging masikap at masipag sa mga gawain na ng ating mga platforma o mga gawain ng Women Ministry upang sa ganun ay makasangkot po silang lahat, makabahagi sa pagbibigay ng mensahe para sa ating Panginoon na mga madala natin ang ating mga kababaihan at iba pang mga tao sa harapan ng ating Panginoon. Mahigit 50 kababaihan mula sa iba't ibang iglesia ng distrito ang naging kabahagi. Dito kanila ding inalala ang naging kabutihan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Isa rito si Sister Sherry Ann Consel, kung saan kaniyang isinalaysay kung papaano sinubok ang kanyang buhay at kung papaano siya ginabayan ng Diyos malagpasan ang mga ito at mas maging matatag pa. Narito po ako sa inyong harapan. Dahil po sa kalakasan sa inyong muna po, ako po nakatakot din. Kaya po, sa mga magsubok na naranasan ko po, ay hindi po binibigyan ng Panginoon. Napakasarap ang daming kasi sa mga pagkakasakit po na yun, grabe po ang blessing. Hindi naman po mga ilan na bagay yung binibigyan ng Panginoon. May mga bagay po kung hindi natin kaya ng paliwala kung gaano po mabuti ang Panginoon. Sumuporta rin sa gawaing ito ang Area Women's Ministry Leader na si Sister Miriam Esteban, kung saan kaniyang binigyang diin ang kahalagahan ng ganitong pagsasama-sama bilang pag-alala sa kung papaano nakisalamuha ang ating Panginoon. Sa kabuuan, naging matagumpay ito sa tulong ng bawat kababaihan ng distrito at lalong higit ng ating Panginoon. Layuning magatid ng balitang may pag-asa, ako si Jira Meljoy Agnedo, nag-uulat para sa Hope Today NTUC News. Nagtipon ang mga lokal na simbahang Adventista sa Southern Lipa District sa kanilang idinaos na year-end praise program sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City. Ito ay ang pinakaunang praise program ng nasabing distrito magmula noong sila ay maitatag ngayong taon galing sa dating Metro Lipa District. Ang masaya at pinagpalang pagtitipon, tunghayaan sa balitang may pag-asa ni Desiree Fabiala. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsama-sama ang mga kapatiran ng bagong distrito ng Southern Lipa upang sumamba at magpuri sa Panginoon sa district-wide praise program na ginanap sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City. Ang fellowship ay may temang Mission Refocused, Be His Witness. Pinasinayaan ang pagtitipon ni Pastor Lemuel Fadriquela na siyang namumuno sa Nurture, Discipleship and Reclamation Integrated Evangelism Lifestyle sa South Central Luzon Conference. Siya din ang nagsilbing tagapagsalita sa panahon ng pagsamba. Pinagpala ang araw ng Sabat na ito para sa ating mga kapatid mula sa Southern Lipa District. Napakasigla ang mga kapatid at ako'y naniniwala na ang kasiglahan nila ay nagdala ng tagumpay sa mga programa sa nakaraang taon. This year, ay Year of Evangelism. Sana po ang lahat ng mga kapatid ng distritong ito ay makisangkot para patuloy na lumago at sumulong ang gawain sa distritong ito. Sa pagkakahati ng Metro Lipa District ngayong taon, ito ang unang pagtitipo ng mga kapatiran bilang bagong distrito. Ang Southern Lipa District ay binubuo ng Lipa SDA Church, Pagulingin SDA Church, Antipolo Hilltop SDA Church, Mataas na Kahoy Church Company at San Jose Church Company. Bukod sa paaralang Sabado at Divine Worship, nagkaroon ng pag-uulat ang bawat iglesia tungkol sa mga gawain ng pagpapalago ng simbahan na naisaganap buong taon. Naging patunay ito ng pakikisangkot ng mga simbahan sa pandaigdigang misyon ng pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan sa kani-kanilang lugar. Samantala, nagkaroon ng music celebration sa hapon kung saan ang bawat simbahan ay nagkaloob ng mga talento
para sa Panginoon. Sa gabi, nagsama-sama ang mga kabataan ng distrito sa isang social gathering. Ako'y labis na nagagalak bilang district pastor na marinig ang mga report ng ating mga leaders mula sa iba't ibang local na iglesia sa lahat ng kanilang ginawang kasiglahan, paglilingkod, pag-iikayat, mga pagsasanay, mga seminar sa loob ng isang taong nakalipas. Sa paghihiwa-hiwalay ng mga kapatid pagkatapos ng serbisyo, baka sa bawat isa ang pagpapala ng Panginoon na tinamasa sa buong araw na pagsasalo-salo sa kanyang salita. Siguro yung pinakamagandang aral na nakuha ko mula sa ating tema ngayon ay ang manalig at magtiwala sa salita ng Panginoon. Gaya nga ng mga binahagi ng ating tagapagsalita, ng mga example sa Biblia, sina Moses, sina Gideon at yung iba pa, kapag tayo nananalig at nagtitiwala sa mga pangako at plano ng Panginoon para sa atin, tayo magiging ilawan din naman sa iba upang makaakay. Ngayon na napakabuti ng Panginoon na siyang gumabay at patuloy na gumagabay sa lumalaking samahan ng mga Adventista sa lugar ng Lipa, Batangas. Nawa ay maging daan ng pagtitipon upang sama-samang lumago sa pananampalataya ang bawat isa. Patuloy nating idalangin ang pagkasi ng banal na espiritu sa bawat miyembro ng distrito upang ang lahat ay makilahok at maging saksi para sa Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Desiree Fabiala, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Masayang nagtipon ang mga Adventista sa buong lalawigan ng Albay sa kanilang idinaos na Federation-wide Thanksgiving Fellowship sa Tabaco, Albay. Ito ay upang magkakasama silang magpasalamat at magbalik ng papuri sa Diyos sa isa na namang taon na puno ng gabay at biyaya. Kasama nila doon si James Matthew Burse para magatid ng balitang may pag-asa. I Will Go for God's Mission, iyan ang naging tema sa sinagawang Albay-wide Federation Thanksgiving Fellowship dito sa Lagman Gym, Tabaco National High School, Tabaco, Albay. Sa buong taon na puno ng pangunguna, pagabay at pagpapala, ang bayan ng Diyos ay buong pusong nagagalak at nagpapasalamat na nagsama-sama upang pumuri at ibalik ang pasasalamat sa Kanya. Unang-una, ang pinapasalamatan natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon na tayo ay pinagkalooban ng mabuting kalusugan sa buong isang taon. At lalo tigit, nagkatipon po tayo sa bulwagang ito sa lahat ng distrito dito sa Albay. Nagsama-sama ang mga kapatid na kung saan ay talaga naman masaya na nagkita-kita at larawan ito ng pag-ipon-ipon natin sa langit. Ang mga bata, kabataan, at magulang ay nagpahayag ng mga papuri sa pamamagitan ng testimonya at musika na nagsilbing mabangong samyo sa kaharian ng langit. Pag-aaral kanina ng umaga hanggang sa ngayon, hapon, upang maunawaan ng mga kapatid na talagang basta magpasakop tayo, gawin natin ang will ng Panginoon, ipaubayan natin sa kanyang lahat. At sigurado ko, mawawalan tayo ng dahilan upang hindi makisangkot sa gawain ng Panginoon. So I hope and pray na ito'y mag-reflect hindi lang sa kaisipan mga kapatid, kundi ma-translate sa kanilang pakikisangkot sa gawain ng Panginoon. Sa masaya o malungkot, masagana o mahirap na parte ng ating buhay, tinuturuan tayo ng Diyos na laging maging mapagpasalamat at matutong ibigay ang buong tiwala sa ating Diyos na walang hanggang nagmamahal sa atin. Mula dito sa siyudad ng Tabaco, probinsya ng Albay, teritoryo ng Southern Zone Mission at may limang makapagatid ng mga balitang may dalang pag-asa, James Matthew Burse, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Medical Mission o pagbibigay ng mga libreng serbisyong medikal ang paglilingkod na masayang ginampanan ng Legazpi Seventh-day Adventist Church para sa kanilang mga miyembro at cared friends. Doon ay nakatuwang nila sa gawain ang kawani at volunteers mula sa Legazpi City Health Office. Nagbabalik si James Matthew Burse para sa balitang May Pag-asa. Sa pakikipagtulungan ng Legazpi City Health Office sa Legazpi Adventist Church, laging matagumpay ang medical mission na isinagawa sa mga kapatiran at mga cared friends. Narito ang aking ulat. Isa sa mga pamamaraan ng pag-abot ni Kristo sa mga tao nung siya'y nandito pa sa lupa ay ang pagpapagaling sa mga tao.
Ang isa sa pinakamalaking pangailangan ng mga tao sa ating komunidad ay ang atensyong medikal, lalo na sa hindi makakayang pumunta sa ospital dahil sa pinansyal na kakulangan. Importante po itong ating medical mission para sa ating mga kapatiran para po ma-address natin ang health needs nila. Depende lang po spiritual needs, pati po yung health needs nila. So dapat natin malaman ang health profile ng ating mga members at saka mga cared friends. Ito po ay medical check-up and then po vaccination, yung pneumonia at flu vaccine. Free medicines din pong binigay sa kanila lahat. Complete dose po ang ibinigay na medications. Kaya naman, ang Departamento ng Kalusugan ng Legazpi Adventist Church ay nakapag-ugnayan sa Legazpi City Health Office upang mapaglingkuran ang mga kapatid ng Legazpi at ang kanilang mga cared friends. Isa dito si Tatay Cesar Salcedo. Salamat sa Diyos na nag-ugwaning organ na medical mission na tatawan ng mga nagtitireos na awag sa kuya. Di, nakukumpletan ako ng bulong. Dahil ako na problema sa bulong ko, maray na siguro ako. Layunin ng inisyatibong ito na matulungan ng mga kapatid na magkaroon ng tamang pangangalaga sa pisikal na katawan, maipalala ang kahalagahan ng kalusugan at kilalanin ng ating Panginoong Diyos bilang dakilang manggagamot ng ating buhay. Well, sa community kasi, maraming mga nangangailangan ng tulong na hindi namin naabot. Kung maghihintay lang kami sa opisina, yung mga tao lang na nakakapunta doon everyday, Monday to Friday, sila lang yung makikita namin. But you know, when you go out to the community and try to reach out to the people, mas marami tayong naabot at marami tayong nabibigyan ng servisyo. Para po sa City Health Office, maraming salamat po sa pag-extend ng inyong service sa aming simbahan at marami po sa aming mga members na bigyan po ng kanilang mga pangangailangan. Mula dito sa Legazpi Adventist Church, teritoryo ng San Luzon Mission at may layuning makapagatid ng mga balitang may dalang pag-asa, James Matthew Burse, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Pinangunahan ng Northeast Luzon Mission Area 3 Adventist Young Professionals ang medical mission na ginanap sa isang barangay sa siyudad ng Ilagan, Isabela. Kabilang sa mga serbisyong kanilang hatid doon ay general check-up, physical therapy, pagbibigay ng libreng gamot, feeding and bloodletting na naging pagpapala sa halos 300 residenteng na paglingkuran. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Eliezer John Manuel. Kalusugan para sa lahat, dugong bigay, dugtong buhay, eat right, live strong. Ito ang hangad ng Area 3 Young Professionals ng Northeast Luzon Mission sa programang medical na ginanap sa Karikikan Norte, siyudad ng Ilagan, noong 17 ng Disyembre, taong kasalukuyan. Hindi bababa sa 300 ang dumalo sa medical mission na kung saan kabilang sa mga serbisyong inihandog ay ang general check-up, dental and optal check-up, physical therapy services at pamamahagi ng mga libreng gamot. Kasabay ng nasabing programa ay ang pagpapakain sa mga batang dumalo at ang pagsasagawa ng bloodletting program katuwang ang Red Cross. Isinagawa ng Young Professional sa Area 3 ang napagagandang programa dito sa Barangay Karikikan, ang free medical mission, bloodletting at feeding program. At kami po ay natutuwa dahil nakapaglingkod tayo sa pamumuno ng ating mga officers ng Young Professional ng Area 3. Isinabuhay nga ng mga kabataan ang pagtulong ni Jesus sa mga may sakit noong siya ay nasa lupa pa. Ito ay sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang mga kababayang nangangailangan. Sabi nga sa Testimonies for the Church 764, the Lord has appointed the youth to be His helping hand. Nakikita po natin sa oras na to, sa araw na to dito po sa lugar po ng Karikikan Norte. Marami pong dumalo sa aktibidades po ng Young Professionals Area 3. So marami pong nagpa-check up, nagpa-kuha po ng dugo, nagpa-bunot po ng ngipin, nagpa-check up po ng mata at lalo po sa physical therapy din po. Marami din pong nagpa-check po ng mga kasukasuhan po nila. So maraming salamat po sa mga
department po naman ngayon. Ganun din po sa mga doctors, sa mga nurse at mga ibang mga tumulong po. Then ganun din po sa mga sumuporta sa aktibidades na ito sa limang distrito po ng Area 3. Ang nasabing programa ay dinaluhan ng humigit kumulang 60 na volunteers, gaya na lamang ng mga manggagamot na galing sa lugar ng Baguio City, Nueva Vizcaya, at gayon din sa Adventist Hospital Santiago City Incorporated. Mga kabataang galing sa mga distrito na nasasakupan ng Area 3 at mga physical therapist alumni ng Medical Colleges of Northern Philippines. I chose to volunteer po kasi since it's also my free time, I also wanted to extend my service as a physical therapist, lalo na sa area natin dito na iilan lang yung mga accessible facilities or yung mga accessible clinics na nag-o-offer ng physical therapy. Ang serbisyong medikal ay nakapagbigay sa mga kabataan, bata at matanda ng tulong at nagpaalala sa bawat isa sa kung gaano kabuti at mapagmahal ang Diyos. Ako po ay nagpapasalamat po na mayroon po kayong programa na ganito. At okay na po na ano po yung problema ko sa mata ko. Okay. At salamat po sa magandang serbisyo po nila na binigay po nila dito sa Karikikan Norte po. Ang programa ay natapos ng may kagalakan sa puso ng bawat isa, lalong-lalo ng mga kapatid na nasa likod ng matagumpay na isinagawang programa. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Mula dito sa siyudad ng Ilagan, Isabela, ako si Eliezer John Manuel para sa Hope Today, NPUC News.